mga kalapatids, nandito po tayo ngayon sa kulungan ni Boss Pakitungo kung saan dito tayo nag-alaga ng mga ibon. A few inches later. Ito po yung lalim ng kulungan. May mga manok, mga bantam. Ang purpose po niyan para hindi umakyat yung mga ipis. Kung sakaling may mga ipis sa ilalim, kainin na kagad ng mga manok. What? Kaya may mirong manok sa ilalim para hindi makakyat sa taas ng kulungan ng kalapati. Yan po yung landing board. Yan yung paligid. Medyo maluwag dito sa kabila, pero sa kabila medyo maskip eh. Yan yung paligid namin. Ito yung landing board ng south. Sa kabila yung north. Po, pag ganitong oras maganda na maghintay dito dahil malilim na. Yan yung paligid namin. Ito yung harap. Ang harap ng kulungan. Ito yung sa gilid. Pasok po tayo. May double na pinto yan sa gitna para kung sakaling makalabas yung ibon. May mga imported kasi dito, hindi makakawala kahit makalabas man dito sa pintuan, dito pa rin sa loob, hindi basta-basta makakalabas. Kaya medyo safe tayo pagdating sa breeder. Ito yung mga parisa namin kapag nagpaparis kami pag breeding season na. Dito namin pinaparis. Yan. Medyo maliit lang. Kinukulong muna din namin dito ng mga ilang araw, mga tatlong araw, saka pagdating ng tatlong araw, unti-unting binibitawan pa isa-isa para masanay sila sa parisan nila dito sa pisto nila. Kasi pag sinabay-sabay mo, mag-aaway-away yun. Yan. Ito naman yung flying pin. Yan po yung mga breeder namin, mga kak pa lang to dito. Barely dalawang kwarto yung kak, dalawang kwarto yung hin. Ito mga kak lahat. Ito. Yan yung mga breeder namin. Kung mapapansin nyo, mas malaki yung flying pin namin kaysa dito sa loob. Kasi dito sa loob, tulugan lang naman ito eh. Pagdating kasi ng gabi, sinasarado ko to dito sila sa lahat sa loob na tutulog. Para kahit umulan, hindi sila mababasa. Mas maganda yung, mas malaki yung flying pin. Mas kondisyon sila, mas madaling ikondisyon. Yan yung harap namin. Pasok tayo dito sa kabilang kwarto. Ito naman, tak pa rin to. Mga breeder cock. Ito po yung mga ito yung kaparitsang Mundus champion natin. Ito yung anak ng Uriol champion natin ng Samiris. Ayan, mga cock pa rin. Breeder lobe, cock pa rin yan. Ayan. Mas gustong-gusto nila yung nagbibilad. Mas maganda talaga kapag naarawan yung mga ibon para tanggal yung virus. Ganun din naman kahit sa mga kahit sa mga tao, mas maganda talaga yung nabibilad para matanggal yung mga virus, mga bacteria. Kaya mas maganda yung naarawan palagi yung loob. Mga cat-lat namin yan. Yan yung mga pang-breeder natin. Halos lahat yan, karamihan may mga trophy na yan eh. Kung mayroon ka mga mapapansin dyan, mga stock bird, mga anak ng ng overall. Kasi pag matanda na yung magulang, nag-i-stock na kami pang talaga, pang breeder. Yung nag-iiwan kami para sa kung sakaling hindi na mga anak yung magulang niya, at least mayroon pa rin kaming line. Ayan. Pasok po tayo. Punta tayo sa kabilang kwarto. Ito, hin pa rin. Mga sub-breeder,
mga breeder natin hin. Ito yung mga hin. Ganon din yung style nung ano namin. Halos pareho lang yung apat na kwarto na breeder rat. Para ganon kasing magkasing laki lang din yung ano yung kwarto. Ito mga hin lahat. Yan po. Yan yung mga hin lahat. Yan. Mga hin lahat po yan. Yan. Yan marami dyan mga Toki winner. Yan. Pasok tayo sa kabila. Ito, hin pa rin to. Sa kabilang kwarto. Breeder. Mga breeder natin. Yan. Dito sa breeder look natin mas madali tayong mag-condition eh kasi nga ang ganda nung ano naka-exercise sila palagi dito kaya madaling i-condition. Yan pag hinawakan mo yung mga breeder natin ang gaganda ng katawan. Kahit naman sino ang pumunta dito pag nakahawak ng breeder natin medyo ano talaga kasi ang gaganda ng katawan ng anong breeder natin. Saglit lang kasi na-condition kagad dito kasi nga naka-exercise sila, nakakalipad-lipad. Kaya kahit hindi sila nakalabas, okay lang kasi dito sa loob, maluwag naman yung lipara nila. Ito yung gilid natin, may puno ng mangga. Yan po. Yan yung mga breeder natin lahat. Mga babae yan. Pasok naman tayo dito sa kabila sa player naman tayo. Ito yung mga kak mga panglaban natin sa north. Panglaban natin sa north mga north yan. Yan makalilipad lang nila eh. Yan yung mga pang north natin. Ito yung cat sa kabila yung hin. Yan mga katulad yan mga may sensor na mga ano yan eh PHC north. Yan may mga sensor yan katulad yan PHC north. Maganda na ng condition sana matuloy yung ano natin para masubukan yung ano natin ngayon. Sana matuloy yung north. Yan, yun yung mga north natin. Napapasok lang yan. Yan, may mga sensor. Yan yung pang north PHA. Yung iba, yung katulad niya, mga pang MMFC. Kulay green yung sing-sing. Yan po, pasok tayo sa kabila. Ito naman yung pangano natin north pa rin pero mga hin lahat ito mga hin lahat to mas marami yung hin natin ano yan yung kulay green yung ano yung mga panglaban natin sa MMFC yung katulad nito yan pang ano yan pang PHC Toki. Ito, Toki rin. No? PC Toki. Yan, Toki rin. No? Ayan, may kulay dilaw na ring. PC natin yan, Toki pang north. Yan yung mga Toki natin. Yung may mga tanda na kulay dilaw. Toki. Yan po. Yung chicken na yan. Toki yan. Tulad nito, Toki rin yan. Ito yung loba na yan. Toki rin yan. North. Yan, yan yung toki dalawa na yun. Yung may kulay dilaw yung kulay niyan, toki rin yan. Mas marami yung babae natin na toki. Na pan-north.
Ito mga kulay ano, yung mga pang-UFC yan. Ang napansin nyo, mayroong PHC din sa kabila eh, kasi ano eh, para kung sakaling hindi namin mailaro ng UFC, pwede namin ilaro ng PHC all world. Ayan po. Yan yung ano namin. Yan yung ano, Toki ano. Toki. Ayan. Ayan po. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Sana po, pakishare na lang po at subaybayan nyo po sanang iba ko pong mga video. Yung maganda po yung unang upload natin, sana supportahan po nyo po para ganahan tayo magano, baka sakaling sa sunod magparapon na rin tayo. Yun po, maraming salamat po sa lahat.